Assalamualaikum po sa lahat po ng mga kapatid natin ano. At sa tanan nga mga kaigsuonan na to diha. Happy farming sa inyong tanan ano, especially sa akong bilas nga si Mr. Junjil Sandoval. Doy mayong hapon diha. Ug sa kwan diay sa Kabibi Master ng Look, Mr. Nasir Balasabas. Siya po yung Kabibi Master diyan ano. At pati rin po kay Stephen Balasabas na kapatid niya. Ano? Mayong hapon ninyo diya. Yes, Look. Padayon na mo diya sa inyong pagka-Kabibi Master. So, dito tayo mga kagrintam, ano? Mag-share tayo ng mga video. Ano? Mga ideya po. Ideya. Kung paano po natin inalagaan ang ganito pong edad mga kagrintam. So, dito tayo ipopokus natin, ano? May mga bunga na yung mga tanim natin mga kagrintam. Yan. Sa nagtatanong po kasi nung sa last video ko po, nagtatanong po kung anong fungicide po yung ginamit natin. Ito na po yung sagot niya, sir. Ito po. Ang ginamit po natin, sir, ay ano po, yung Antracol po ng Bayer. Ayan. Bakit po si Bayer yung ginamit natin mga kagrintam, ano? Si Bayer po kasi ay makapit din, ano, mga kagrintam, tingnan natin, no? Hindi po siya basta-basta natatanggal, ano? Hindi siya basta-basta natatanggal. Yan po si Antracol. Kasi malakas kasi yung ulan mga kagrintam nung nakaraan dito. Nagkataon din na wala ako dito sa area. Si Bilas ko lang po yung nandito. Kaya alhamdulillah no. Malakas po yung pangangatawan ng Bilas ko. Siya lang po mag-isa dito mga kagrintam oh. Inisprehan niya ng yung buong ano po, buong area ng fungicide. Ayan. Yan talagang tigasin yung Bilas ko na yan. So balik tayo dito ano mga kagrintam. Makapit po si Antracol mga kagrintam. Ayan. At saka yung inus niya po is organic po siya mga kagrintam ano. Si Antracol. Ayan. At ito pa mga kagrintam, bakit si Antracol po yung ginamit natin? Si Antracol po mga kagrintam ay napakaganda pong ano fungicide dahil friendly po siya no. Friendly po siya sa mga bubuyog na pwedeng tutulong sa atin sa pagpupulinit po ng ating mga bulaklak po ng ating mga tanim. Yeah, yun po. Kaya gumamit pa tayo ng kay Antracol po yung binigyan natin ng ano, pabor ano na gamitin dito sa area. Dahil friendly po siya sa mga bubuyog po na pwedeng bibisita dito sa ating area. Lahat po ng bubuyog ano? Lahat ng bubuyog po ay ano, imbitado po sa area. Kasi friendly po yung nilagay natin na fungicide. Yan. Sadyang napakahalaga po mga kagrintam ng pollinator sa ating tanim. Dahil itong mga bubuyog na ito mga kagrintam, sila po yung tumutulong sa atin upang maging successful po yung ibibigay ng ating mga halaman na bulaklak. Magiging bunga po mga kagrintam at huwag po sila malaglag. Kasi pollinated po sila no, mga kagrintam. Yan. Kasi pagka wala yan sila mga kagrintam, kahit anong ligo mo pa dyan ng mga calcium boron na yung ilalagay mo dyan mga kagrintam ano? Pag wala tayong mga bubuyog mga kagrintam, talagang ma-minimize natin yung pagkalaglag ng mga bulaklak mga kagrintam. Pero iba talaga pag nandyan yung pollinator mga kagrintam. So, ayan po mga kagrintam. Nagsisimula na po siyang dumami yung mga bunga. Ano? Tsaka continuous na po pagka ganito kasing edad mga kagrintam, continuous yung pagbibigay niya ng mga bulaklak sa ating mga tanim dito sa bandang dulo. At saka yung una pong naging bunga, habang nagpapalaki po yung mga bunga, hindi po na po natin mamamalayan na dumadami na rin yung mga blossom sa itaas yung mga maliliit po na bunga. Kaya mas excited po yung ganitong stage po ng ating mga tanim mga kagrintam. No? Parang lagi nating namimiss agad yung ano, yung ating mga tanim. Nakakamiss lagi, halos araw-araw gusto mong makita kasi mabilis yung pag-ano niya, pagpapalaki niya ng kanyang mga bunga at hindi natin mamamalayan biglang dumadami yung mga bunga. Kasi pansinin natin mga kagrintam, tulad po ng ganito, laging napufocus ng ating mga mata pagpupunta tayo rito is yung mga bunga na medyo ganito nakalaki. Pero hindi natin mamamalayan yung mga
yung mga ganitong edad, oh. Diyan natatabunan pa yan ng mga dahon. Yun, may mga maliliit sa itaas. Mabilis lang lumalaki yan. Mga 2 linggo lang yan. Ganito ng kalaki yan, oh. So, pagka ganitong edad, mga ka-green thumb, talagang lagi nating mamimiss yung lugar natin, ano? Yung area. So, mga ka-green thumb, ano? Kung sino pa po yung mga baguhan pa po sa aking channel, ano? Kasi, lagi po tayong nagbibigay po ng mga inspirasyon, ng mga guides po tungkol po sa pagtatanim ng aksal. Paki-subscribe nyo na rin po yung aking channel, ano? Para madagan naman po yung ating subscriber, nang sa ganun makatulong din po kayo sa akin, no? Lagi po tayo nag-a-update ng mga video, mga ka-green thumb, para hinahanap po natin yung mga ideya na pwedeng makatulong sa atin at sa ibibigay din natin doon sa ating mga viewers, mga ka-green thumb. So, yan. Kasi lagi tayong nagtatanong kung sino yung mga taong dapat natin pagtanungan, ano? Pag sa tingin natin yung tinuturo sa atin ay maganda, i-apply natin sa sarili, na-apply ko sa sarili ko sa area ko, at i-share ko naman dito sa channel ko, mga ka-green thumb, ano? Shoutout nga pala kay Mr. Al Narciso. Yan po yung master natin, mga ka-green thumb, ano? Dyan sa Kambagahan, Baay City. Maayong hapon ni Murya, sir. Yan, hitik na hitik po sa bunga, mga ka-green thumb, oh. Meron tayong mga ano, deformation, oh. Yan, mga pailan-ilan. Pero hindi gaano, mga ka-green thumb. Medyo may pagkukulang tayo sa tubig, ano? Hindi na-uptake agad yung ano, yung mga nilagay natin. Medyo mainit na kasi, mga ka-green thumb, yung panahon natin. Nasa ano na tayo. Patapos na po yung sinasabi nilang La Niña. Kaya ano lang, yung water pump na naman tayo nito. Medyo malaki yung ano natin dito. Budget natin, ano, tungkol sa pagpapatubig ng area pagka ganitong mga edad na. Pero sana naman maka-harvest tayo ng magandang presyo, mga ka-green thumb, ano. Ayan. So, yan lang muna, mga ka-green thumb, ano. Assalamualaikum. Happy farming po sa ating lahat.